My God, I hate drugs. Pangulong Duterte, pangungunahan ang paglulunsad ng bagong 1,000 piso bill sa palasyo. Gagawin sa Malacañang ang formal na paglulunsad ng bagong 1,000 piso polymer banknotes. Pangungunahan at sasaksihan ng Pangulong Rodrigo Duterte ang launching ng bagong 1,000 piso bill na una nang nagkaroon ng kontrobersya sa umano'y glaring errors sa spelling ng Philippine Eagle sa pre-design ng nabanggit na banknote. Ganunpaman, una nang nilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ang napansing mali ay photo lamang na subject for review pa noon. Kasama sa features ng bagong 1,000 pisong bill ang Philippine Eagle na una nang napaulat na papalit sa World War II heroes na sina Jose Abad Santos, Vicente Lim, at Josefa Llanes Escoda. Kaugnay nito, una nang tiniyak ng BSP na hindi naman made-demonetize ang lumang 1,000 piso bill. Robin Padilla, aayusin ang Philippine justice system sakaling maging senador. Isa ang justice system ng bansa sa nais na ayusin ni Robin Padilla sakaling pala rin na maging senador sa darating na halalan. Ipinunto ni Padilla na pagdating sa krimen ay hindi dapat mahigpit sa mga mahihirap. Paliwanag ng senatorial aspirant, madalas lumalabag sa batas ang mga mahihirap dahil na rin sa estado ng kanilang buhay. Paliwanag ng senatorial aspirant, madalas lumalabag sa batas ang mga mahihirap dahil na rin sa estado ng kanilang buhay. Ipinunto din ni Padilla na sakaling ipatupad ang death penalty ay dapat ipataw ito sa mga taong totoong masama o may malakas na kagustuhan na gawin ang krimen. Sa kabila nito ay nilinaw ni Padilla na upang mabawasan ang krimen ay hindi sapat na justice system lamang ang babaguhin. Mahalaga aniya na baguhin ang tao sa tulong na rin ng mga nakapalibot sa kanya o ng kanyang komunidad. Kinokonsidera din niya na tutukan ang values formation ng mga Pilipino upang mabawasan ang krimen. Lumabas na ang resulta ng pinakabagong presidential at vice presidential surveys ng Pulse Asia. Nangunguna pa rin si presidential candidate Bongbong Marcos na nakakuha ng 56%. Pero 4% ang kanyang ibinaba mula sa nakaraang survey. 9% naman ang itinaas ni Vice President Lenny Robredo na nasa ikalawang pwesto at nakakuha ng 24%. Nasa ikatlo hanggang ikalimang pwesto naman si Manila Mayor Isko Moreno na may 8%, Senator Manny Pacquiao 6% at Senator Ping Lacson 2%. Sa Vice Presidential Survey naman, nangunguna pa rin si Davao City Mayor Sara Duterte na nakakuha ng 56%. Mas mataas yan ng 3% sa nakaraang survey. Pangalawa naman si Senate President Tito Soto na nakakuha ng 20% o 4% na mas mababa sa nakaraang survey. Habang nasa ikatlo hanggang ikalimang pwesto sina Senator Kiko Pangilinan 15%, Dr. Willie Ong 5% at Buhay Party List Representative Lito Atienza 1%. Isinagawa ang survey mula March 17 hanggang 21 sa gitna ng kabi-kabilang debate at panayam ng mga kandidato. 2,400 respondents na edad 18 pataas ang tinanong sa survey. 3% sa kanila, walang sagot. Walang away sa pagitan ng Pilipinas at China. Yan ang sabi ni Pangulong Rodrigo Duterte kahit pa kamakailan lang. Muntik nang banggain ng Chinese Coast Guard ang barko ng Pilipinas sa Panatag Shoal. Mababalita ng live ang aming correspondent na si Tristan Nadalo. Tristan, anong sabi ng Pangulo? Hindi nananatiling matatag ang ugnayan ng Pilipinas sa China sa gitna ng pinakahuling insidente sa Scarborough Shoal na nagresulta pa ng isang diplomatic protest. Sa turnover ceremony kahapon sa Binondo Intramuros Bridge na donasyon ng China, sinabi ng Chinese Ambassador Wang Jilian na patuloy na nire-resolba ang mga problema sa South China Sea sa diplomatikong paraan. Dagdag naman ni Pangulong Rodrigo Duterte, walang away sa pagitan ng Pilipinas sa China at handa siyang makipag-usap anumang oras sa China pagdating sa Spratly Islands. Ambassador Wang, the Philippines and China, we do not have any quarrel. And we can talk about the Spratly Islands and probably the fishing rights of my countrymen plain talk, nothing else. We have maintained very close
diplomatic communication. Our differences, we have agreed to handle differences in a proper manner. Ang Spratly Islands ay bahagi ng South China Sea na pinag-aagawa ng China, Pilipinas, Vietnam, Brunei, Malaysia at Taiwan. Samantala, ngayong Biyernes, April 8, nakatakdang maganap ang virtual meeting sa pagitan ni Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping. Balik sa iyo, Pinky. Tristan, yung pagpupulong ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Chinese President Xi Jinping, meron na bang agenda hinggil dito? Pinky, una nang sinabi ng Malacanang na si Chinese President Xi ang nag-organisa o nagpatawag ng naturang meeting. At kung matatandaan natin, sa isa sa mga speech ni Pangulong Duterte, binanggit niya ang naturang pagpupulong sa konteksto ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine. At nang tanungin naman si Chinese Ambassador Wang Jilian kung ano nga bang posibleng pag-usapan, ganito naman ang kanyang saloobin. The two presidents have established warm relationship in the past 6 years. We expect this kind of warm relationship to be continued. Hinihintay pa natin ang sagot ng Department of Foreign Affairs hinggil sa magiging agenda ng pagpupulong, pero base sa mga source natin, posible ring pag-usapan kung ano nga bang magiging kapalaran ng ugnayan ng Pilipinas at China sa susunod na administrasyon. Nagpahayag naman ang suporta sa tambalang Marcos Duterte si dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo. Yan at iba pang update sa politika, babalita ni Anjo Alimario. Kung wala pa rin sinusuportahang presidential candidate si Pangulong Rodrigo Duterte, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, meron na. Kailangan ni DDM, kahit matalino siya para maging magaling na presidente, kailangan niya si Mayor Indaysara Duterte bilang vice-presidente. Kagabi dumalo si Marcos sa birthday dinner ni Arroyo sa Quezon City. Si Arroyo ay muli tumatakbo sa pagkakongresista ng Pampanga nang walang kalaban. Isinusulong naman ang Ikaw Muna Pilipinas na magkaisa ang presidential candidates laban kay Marcos. Ang grupo ay sumusuporta sa kandidatura ni Manila Mayor Isko Moreno. Sabi naman ni Moreno bukas siya sa Unity Talks pero... Ang gusto kong unification, ayoko yung dahil kaaway mo lang yung isang pamilya, kaya ka tatakbo. Ang tunay nating kaaway ay yung hirap na dinaranas ng tao. Kasi yun ang purpose ng paglaban ko eh. Maging alternatibo ng taong bayan sa nag-aaway na dalawang kulay. Sa Rizal, nagdaos ng fluvial parade ang isang grupo ng mga maingisda para sa tambalan nila Vice President Nelly Robredo at Senador Kiko Pangilinan. Giit ng pamalakaya, dapat pagtibayin ang ating soberenya sa West Philippine Sea at protektahan ang mga maingisda. Ito yung nakikita namin na nagsusulong ng interes ng aming kapakanan, ng mga mangingisda. At ang tambalang Lenny Kiko ay wala yung masamang track record sa hanin ng mga mangingisda. Kinagabihan, nagsagawa naman ng Grand Rally sa Antipolo ang Robredo-Pangilinan tandem. Iniutos ni Pangulong Rodrigo Duterte na magbahay-bahay na sa COVID-19 vaccination. Milyong-milyong bakuna kasi ang mapapasuna sa loob ng 3 buwan. Paano nga ba mangyayari ito? Magbabalita si AC Nichols. Sinabi ng isang presidential adviser na 27 milyong doses ng COVID-19 vaccine na binili ng Pilipinas ang mapapaso sa Hulyo. Ayon sa Pangulo, hindi dapat ito isisi sa gobyerno. Ang bakuna nandyan, para sa lahat ng Pilipino, in-order natin yan. Ngayon, kung may mga Pilipino marami pa na hindi nakapagbakuna o ayaw makipagbakuna, hindi naman kasalanan ng gobyerno na magbili tayo commensurate to the number of Filipinos that would be vaccinated. Nananawagan din siya sa mga hindi pa bakunado na magpabakuna na dahil kung hindi ay maaaring itapon lang ang mga bakuna na malapit nang mag-expire. Pero aniya, pwede rin namang ibigay ang mga ito sa ibang bansa. Bago mangyari ito, umaasa siya na makukumbinsi pa ang mas maraming Pilipino na magpabakuna sa pamamagitan ng pagdala mismo nito sa kanilang pamamahay. Wala na tayong magawa. The most that we can do is a last-minute program. We embark on a program that would deliver natin yung vaccine sa bahay-bahay. Paliwanag naman ni Health Secretary Francisco Duque sa Pangulo,
1.54% lang ang vaccine wastage ng bansa. Malayo sa 10% indicative wastage rate na ginagamit ng World Health Organization. Yung mong sinasabi nilang 25 to 27 million na mag-expire by July, ang tawag po natin dyan yung theoretical expiration. Hindi pa po ito expired kasi July pa yan. Magagamit pa rin po natin yan. Karamihan din daw dito ay donated o binili ng private sector at LGUs. Aminado si Duque na kailangan pa rin kumbinsihin ng gobyerno ang mas maraming Pilipino na magpabakuna. Nananawagan din siya sa mga kandidato sa darating na halalan na hikayatin ang mga taga-suporta na magpabakuna. Dagdag pa niya, baka mas makakabuti kung magpapasa ang Kongreso ng batas na gagawing mandatory ang COVID-19 vaccination. Dahil sila naman mga influencers sa kanila pong mga komunidad, maganda ikampanya din nila yung bakuna, Mr. President. Para talaga whole of nation and whole of government approach tayo. Ayon sa datos ng gobyerno, mahigit 66 million na ang fully vaccinated. Yan ay 73% ng target population. Samantala, ang booster coverage naman ay nananatiling mababa sa 12.2 million.